blessed day to everyone. We are now in week 1, day 3 of our life class. And our topic, is it too late for reconciliation? Yan po yung pag-uusapan po natin ngayon. Ano po yung pumapasok sa isip natin kapag nadinig po natin yung word na reconciliation? So according to the Oxford English Dictionary, the word reconciliation means the action of restoring strange people or parties to friendship. Reconciliation refers to the restoration of relationships. May nasira bang relasyon? Bakit kailangan i-restore? So when God created Adam and Eve, alam natin na sila ay may magandang relasyon. Sila po ay nasa mabuting kalagayan. In fact, God created the paradise for them to live, to start their family. However, because of Adam's disobedience, yung magandang plano ng Panginoon para sa kanila ay nauwi sa disaster. Na-kick out sila sa paradise. So dahil doon, kailangan paghirapan na nila kung ano yung kakain nila everyday. Unlike kung nasa paradise sila, nandun na lahat yung mga pangangailangan nila. Hindi po ikinatuwa ng Panginoon yun. Hindi po niya yung ginusto na mahiwalay ang tao sa Panginoon. Kaya nga po, ang Diyos gusto pa rin niyang magkaroon tayo ng second chance, no? Ma-reconcile yung relationship natin sa ating Panginoon. And may magandang illustration sa Bible, yung word na reconciliation. At makikita natin ito sa Luke 15:18. This is a very good example kung paano ba tayo bumalik or manumbalik sa relasyon natin sa Panginoon. Sabi po dito sa Luke 15:18, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. So ito po yung sinabi ng lalaking ito na kung saan determined siya na pupunta siya sa kanyang tatay, siya po ay hihingi ng kapatawaran at i-accept niya kung ano man yung consequences nung ginawa niyang kasalanan. And he's also seeking mercy. So, gusto niyang ma-reconnect, gusto niya uling bumalik yung dati niyang relasyon sa kanyang tatay na nasira dahil nagkamali siya, dahil nagkasala siya. And may maganda pong pangako ang Panginoon sa mga taong may mga ganito pong attitude. Pag nagkakamali, willing bumalik, willing mag-sorry. Sabi po sa Proverbs 28:13, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Sa tao pong nagpapakumbaba, willing to change his life, willing to reconnect again, ito pong taong ito ay makakatanggap ng mercy. Pero yung mga tao po na nagmamataas, nagmamatigas, ito po yung hindi magkakaroon ng magandang buhay. The Lord will not prosper them because of that kind of attitude. And also John wrote, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. So, pag tayo po ay lalapit at hihingi ng kapatawaran, tayo po ay patatawarin ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo patatawarin, He will purify us from all unrighteousness. Lahat po ng mga nagawa nating kasalanan, ito po ay aalisin sa atin ng Panginoon. So, ito po yung desisyon ng prodigal son that he wants to tell his father, I have sinned against heaven and against you. Alam niyo, pag tayo po ay nagkakasala sa ating ama,
tayo rin po ay nagkakasala sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero nais ko ng Panginoon na tayo po ay magkaroon muli ng relasyon, manumbalik ang ating relasyon. All we have to do is to come to Him. We should have a repentant heart. Pag tayo po ilalapit sa Panginoon, kailangan po na nagpapakumbaba. And repentant heart result confession. So sa ating po paghingi ng kapatawaran, hindi lang po natin ito sasabihin. Ito po'y gagawin natin. So makikita po ito sa ating gawa. Sa ating gawa na una-una po, uunawain natin na nagkamali tayo, naisip natin na tayo ay mali. And we will confess our sin and we will not go back, no? We'll never go back to the part na kung saan tayo ay nagkamali. Saan natin nasaktan ang Panginoon. So, aalis na tayo doon at gagawin natin kung ano yung tama. So, sa paglapit po natin sa Panginoon, mapapansin po natin na hindi lang po tayo pinatawad. Hindi lang po tayo dapat naka-receive ng kapatawaran. Tayo din po dapat ay mag-release ng forgiveness sa ating kapwa-tao. So kung mapapansin niyo po yung cross, hindi po siya aksidente na it was made of two pieces of wood. May nire-represent po yung dalawang wood na to. The vertical and the horizontal. So the vertical, it speaks about our relationship to our God. And the horizontal, it speaks about yung relationship po natin sa ating kapwa. So pag tayo po ay lumapit sa Panginoon, tayo po ay nakipagkasundo, nakipag-reconcile, hindi lang po yung relasyon ng Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoon yung naayos. Even yung relationship po natin sa kapwa natin. Kaya nga po, sabi sa Matthew 6:14-15, na tayo po ay nakatanggap ng forgiveness sa ating Panginoon, tayo din po dapat ay mag-release ng forgiveness sa ating kapwa. Sabi po dito, for if you forgive other people when they sin against you, your Heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive other their sins, your Father will not forgive your sins. Sabi nga po ni Professor Lewis, when we forgive, we set a prisoner free and then discover that the prisoner we set free was us. Tayo po yung unang nagkakaroon ng kalayaan pag tayo po ay nagpapatawad. Nagiging malaya po tayo na express yung love natin, yung joy natin, especially po sa mga taong nakasakit po sa atin. Kasi pag tayo po ay nagpatawad, yung kabigatan ng kalooban, yung sakit na nararamdaman natin, ito po yung unti-unting inaalis po sa atin. Ito po yung na-release sa atin when we release forgiveness sa mga tao pong nagkamali at nasaktan po tayo. I hope po na tayo ay na-bless sa ating pong devotion and I pray po na ma-experience po natin yung freedom. Yung freedom po na i-release natin yung forgiveness sa mga tao po na nakasakit po sa atin. Kaya po, may application po tayo. Ito po ay application about forgiveness. Exercise na po natin yung topic natin na ito. So, write a list of the people you need to forgive. In prayer, forgive those who have hurt and offended you. So kapatid, lista mo yung mga taong nakasakit sa'yo. And sa pananalangin mo, i-release mo yung kapatawaran sa kanila. So hindi po natin hihintayin na mag-sorry sila sa atin. Tayo po mismo ang mag-release ng kapatawaran sa kanila. Kahit hindi po sila humihingi ng sorry sa atin. Amen? Para po maranasan natin yung
forgiveness din po ng Panginoon. Yan po yung gagawin po natin. So, number two, ito po yung application naman. Number two, what mistakes do you think the prodigal son made that kept him far away from his father? Can you identify with any of those mistakes? And if so, which ones? Which ones? So, ito po yung application number two. So, maaari nyo po uling basahin yung Luke 15 at andyan po yung story ng prodigal son. So, ano po yung pagkakamali ng young man na to, saan ka naka-identify? And that mistakes, yan yung maaari nating ilapit sa Panginoon at ihingi natin ng kapatawaran. So, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Sa oras na to, kami po'y lumalapit, kami po'y nagpapakumbaba. Salamat, Panginoon, dahil handa ka, Panginoon, na kami patawarin, handa ka na kami ay bigyan, Panginoon, ng buhay na kasiyasiya, Panginoon, na buhay, Panginoon, na hindi nagkukulang. Salamat po, O Diyos, dahil meron kaming Diyos na handa na kami ay patawarin, na handa kami bigyan ng second chance. Kung kami po ay lalapit sa iyo, kung kami po, Panginoon, ay hihingi ng aming kapatawaran, ikaw ay handang magpatawad. Lord, we pray, Lord, right now, ano man po yung mga nagawa namin kasalanan, Panginoon, Lord, sa isip, sa salita o sa gawa, Lord, sinasadya man namin ito o hindi, Panginoon, Lord, we ask forgiveness for you. Tawarin mo po kami, Panginoon, sa amin pong mga nagawang kasalanan sa iyo. Inisin mo po kami, Panginoon. And Lord, alam po po na kung kami ay lalapit, kung kami, Panginoon, ay hihingi ng kapatawaran, ikaw ay handang magpatawad. Ikaw ay handa, Panginoon, na magbigay po sa amin, Lord, ng kapatawaran. At kayang-kaya mong linisin, Panginoon, ano man ang mga nagawa namin kasalanan. Lord, we thank you, Lord. Thank you so much, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon. At Lord, tulungan mo rin kami, Panginoon, na magpatawad sa aming kapwa. Sino man, Panginoon, ang mga nakasakit sa amin, Lord, bigyan mo po kami ng kababaan ng loob na handang magpatawad, Panginoon, sa aming kapwa. Dahil kung hindi kami marunong magpatawad, hindi mo rin kami, Panginoon, patatawad. Salamat po, Lord, sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa amin. Kayo po, Lord, ang manguna. Kayo pong mag-guide sa amin. Sa iyo po kami, Lord, patuloy na umaasa sa lahat, Lord God, ng gagawin mo pa sa aming mga buhay. Lord, we thank you so much. And we also remember, Lord God, Lord, ang aming pong bansa, Lord, na dumadaan, Panginoon, sa malaking pagsubok. Lord, sama-sama kami, Panginoon, na nagpapakumbaba, nananalangin, Lord God, na patuloy mo kami, Panginoon, Lord God. Ingatan, Lord, we pray, Lord, na ingatan mo, Panginoon, ang aming pong mga frontliners, all the LGUs. Lord, lahat po, Panginoon, na kumikilos, Panginoon, upang maging maayos, Lord God, ang aming pong sitwasyon. Lord, sa gitna ng pandemic na to, Lord, we believe na patuloy mo, Lord God, we need ang aming leaders, Panginoon, aming president, Lord God. We pray na patuloy mo siyang ingatan at gabayan, Panginoon. Lord, ano man po yung mga needs, Panginoon, ng bawat agencies, Panginoon, bawat department, Panginoon. Lord, kayo po mag-provider ng kanila po mga pangangailangan. And Lord, dalangin ko po sa may mga sakit, sa mga oras na to, Panginoon, Lord, we pray for your healing. We pray, Lord God, for your supernatural, Lord God, strength, Panginoon, Lord, sa mga nanghihina sa mga oras na to, Lord. We remember them, Lord. Patuloy mo silang palakasin, Panginoon. Patatagin, Lord God. Lord, ang gamot, Panginoon, Lord, sa COVID-19, Lord, sa virus na ito, Panginoon, Lord, dinideklara po namin, Lord, na meron na, Panginoon,
And Lord, ito po ay gumagana na, Panginoon, Lord, na marami po, Panginoon, mapagaling, Panginoon, na may mga sakit, hindi lang po sa aming bansa, but Lord, sa iba rin pong mga bansa, Panginoon, Lord, salamat. Salamat, Lord, sa mga nagtutulong-tulong at sama-sama gumagawa upang ito pong sitwasyon po namin ay maging maayos, Panginoon. We also remember, Lord, ang aming pong mga kapatiran, ang aming pong mga kapatid sa pananampalataya na patuloy mo, Panginoon, bigkisin, Panginoon, pagkaisahin, Lord, maging ilaw at asin po kami sa mga oras na to, Lord, patuloy kaming magbigay, Panginoon, Lord, ng encouragement, Lord, sa mga tao. Maging pagpapala kami, Panginoon, Lord. Salamat po, O Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. Alam po namin na bawat isa ay kumikilos, gumagalaw, Panginoon, upang maging encouragement kami, Panginoon, sa mga ibang tao, Lord God. Salamat din po, Lord, sa mga patuloy, Panginoon, na pinapagaling mo, Lord, mga gumaling, Panginoon, na mga may mga sakit, Lord, na ngayon ay nagiging inspiration po sila, Lord God, sa mga tao, Lord, na nakakaranas pa rin po, Lord, ng karamdaman, Lord. Salamat, Lord, alam po namin na mas maraming gagaling, Panginoon. Mas marami, Panginoon, gagaling in Jesus' name. In Jesus' name, oh God. We thank you, Lord. We thank you, Lord, sa blessing mo. We thank you for your strength. We thank you for the power, for the anointing, Lord God. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang aming tinataas. Ikaw lamang po ang aming dinadakila. Sa iyo lamang, Panginoon, lahat ng papuri po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everyone.